mga bagay na nagugustuhan natin sa sarili. And then, tatlong bagay na gusto mo sa sarili mo. At mayroong isang bagay na gusto mong i-change yung taon. So ano po? Ano po yun? Yun ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Good morning everyone, my name is Ian. Once again, welcome to my YouTube channel. If you are new to this channel, please subscribe my channel. Click nyo lang po yung button below in this channel. And also yung bell button, click nyo lang po. So, good morning everyone. Nandito po tayo ngayon sa Balikaukau Highland Resort. Kita po natin. Ito po ang part of Negros Occidental, Cabancalan City. Cabancalan City, Negros Occidental. Ganito po yung dito. Actually, yung napakaganda, napakasarap kapag dito po kayo mag bonding together with your friends, families, and also your co-workers. Teamwork. Nandito po kami ngayon dahil meron kaming retreat sa church namin. So, kagabi, yung sa retreat namin, pinag-usapan namin, tinatanong kami ng pastor namin kung ano po yung mga bagay or tatlong bagay na gustong-gusto mo sa sarili mo. At magbigay ka ng isang bagay na parang negative side or gusto mong i-change. For example, attitude mo na kailangan mong i-change. Yung sa akin naman is tatlo lang. Unang bagay na gustuhan ko is yun, I want to discover something new and unique. Yun ang nagugustuhan ko sa sarili ko. Number 2 is, I am a goal-minded person. Goal-minded. Talagang, kapag meron akong target, for example, this day, today, meron akong target na kailangan kong abutin. Kailangan gusto abutin ko yun. Kung anong target, to this day, kailangan reachable yun. Yun ang nagustuhan ko sa rin. Kailangan ko yung i-achieve. Parang nanghihina ako kapag hindi ko yun ma-achieve. So, goal-minded talaga ako. And number 3 things is, sa totoo lang po, I am a business-minded person. Simula nung pag-graduate ko, nagtatrabaho ako for how many years. And I realized that we need extra income. That's why, yun ang binigay ko. Number 3 is, I am a business-minded person. O basta, positive lang. Kailangan lang natin maging positive-minded. Yun ang 3 things na ibinigay ko. And the one thing na kailangan kong i-change is that parang sobra akong seryoso kung minsan. Sa totoo lang po, hindi ako marunong magpatawa. Siguro, iba sa inyo dito, noon ng video, siguro boring ako. Totoo lang po. Kasi, wala akong parang sense of humor ko. Kahit ako, hindi ako natatawa sa sarili ko eh. Yun. Sobrang seryoso talaga. Merong mga bagay na kailangan talagang seryosohin. Kaya lang, yung sa akin, parang nasubrahan yung pagkaseryoso ko. Hindi ako tipong tao na parang joker ba? Hindi ako ganun. Hindi ako joker. Kailang di ba? And then, ano ba? Yun ang kailangan kong choose. Na dapat meron ako something na i-develop sa sarili ko. Something new na dapat hindi na ako sobrang seryoso sa mga bagay. Mahilig kasi akong nag-iisa eh. Gusto ko nag-iisa. Yun talaga yung attitude ko. Tulad niyo, gusto ko ako lang isa. Kasi nag-ano ako eh. Ganito tayo. Yun talaga yung parang expertise.
advice ko para gusto mong mag-share ng mga toads, kung makabigay naman sa inyo ng kunting inspiration sarili. So maraming salamat po. But if you don't like my videos, you are free to skip this video. But if you want to hear something from me, hindi naman ako perfect na tao, hindi naman ako professional na talagang magandang magsalita. Sa totoo lang po, yung weakness ko is that marunong naman talaga ako mag-English. Yung weakness ko lang talaga, the way I speak. Parang alam ko naman na yung grammar ko minsan. Parang ano eh, di ba nakikita niya yan sa mga videos ko? Yung grammar, yung pronunciation. 10 times na ako nag-apply sa mga call centers. Pero, failed talaga. 10 times ah. Failure sa mga call centers. Siguro ganun. Meron talagang ay binigay yung Panginoon sa akin na para sa akin talaga na the way I speak is that hindi ako fluent the way I speak in English. Yun lang po. Kahit sa Tagalog, Bisaya ako eh, Ilunggo, yun talaga yung accent ko. Kaya kung maririnig nyo yung salita ko na Tagalog ako, parang awkward. But you know what? Kailangan ko yun i-speak out. So, kailangan maging totoo tayo dito. Yun. Nabigay ko na yung 3 things na gustong-gusto ko sa sarili ko. So, ngayon, kayo naman. Isipin nyo sa sarili nyo. Ano yung 3 things na gustong-gusto nyo sa sarili nyo? Please comment below in this video. And then, i-present natin yan. Babasahin ko yan and then i-shout out ko yan sa mga following vlogs natin. And bigyan nyo rin ako ng isang bagay na talagang yung sa ngayon nyo, yung present na attitude nyo na kailangan talagang i-change. Yun, ibigay nyo. Kasi sa akin, actually, marami akong mga bagay na kailangan change. Marami rin akong mga bagay na kailangan develop. But one thing lang po yung hinihingi natin tulad kagabi yung sa retreat namin. So yung retreat po namin kagabi is talagang nakatulong po yun sa amin to enhance ourselves, teamwork especially sa mga trabaho, sa church, sa school, ini groups. Kung meron kayo, kailangan talaga yung retreat. So that's why I invite everyone, if gusto nyo mag hang out, gusto nyo mag team building either with your co-workers, team sa church, kahit anong organizations or company, meron kayo, maganda dito sa Balikaukau Resorts, Balikaukau Highland Resorts located at Cabancalan City, Negros Occidental. Ilang kilometers lang po yung ano natin sa city proper. Ayan po, makikita nyo yung city proper na pala. Ayan ang city proper. Saan ba doon? Ayan. So, yun ang city proper. So, ngayon, yun lang po yung i-share ko sa inyo ngayon. Araw ito. So, please thumbs up if you like this video. And don't forget to subscribe my channel. God bless everyone.